Medyo nauso ngayon ang postponement ng laban sa bansang Japan. Tulad na lang, sa 2 major belts unified super bantamweight showdown nila, Inauya Inoue kontra kay Stephen Fulton na na-postpone na nga. At sa ngayon naman mga kakwento, para sa 3 major belts unified light flyweight clash ngayong buwan ng Abril sana, sa pamamagitan ng 2 major belts unified light flyweight champion na si Kinshiro Tiraji na may kartada ngayon na 20 wins, 1 loss at 12 knockouts. Kontra niyan sa kampiyon na taga Puerto Rico na si Jonathan Gonzalez na may kartada ngayon na 27 wins, 3 losses, 1 draw at 14 knockouts. Mga kakwento, hindi makakapunta si Gonzalez sa bansang Japan na siya ay nagkaroon ng mycoplasma pneumonia. Kaya dahil dito, nagpa siya si Kinshiro na ituloy pa rin niya ang laban ngayong April 8 at dinipensa na lang niya ang kanyang titulo punta sa rank number 2 sa WBA World Flyweight Division. O di kaya'y ang WBO Light Flyweight Rank number 13 contender na si Gerardo Zapata ng bansang Nicaragua. Ayon nga kay Kinshiro, maraming mapangyayari sa buhay kaya dapat gawin na lang ang iyong makakaya na hindi binabawasan ang iyong motivasyon. Si Kinshiro mga kakwento ay naglalayo ngayon na maging undisputed world champion din. Samantala, Quadro Alas, it's my boy. Lubos ang pagpapasalamat sa ating Panginoon ngayon dahil isa siya sa gagawaran ng parangal ngayong March 25 Sabado para sa Gabriel Flash Elorde 23rd Boxing Awards of Banquet of Champions. Siyam na mga magigiting at matatapang na mga Pinoy na nagbigay ng dangal sa ating bayan ang mabibigyan ng pagkilala sa ambag nila sa ating inang bayan bilang isa sa mga nagbandera ng ating bansa sa buong mundo. Siyempre, nangunguna dyan si Manny Pacquiao, nandyan din si Nonito Donaire, Jerwin Ancas, Janriel Casimero, Pedro Taduran, Rini Mark Cuarto, Mark Magsayo, Dave Apolinario, at si Vic Saludar. Pero may napansin lang ako mga kakwento dahil may dalawang boksingero kasi mga kakwento ang binigyan ng advance na parangal at yan ay walang iba kundi si Casimero at si Nonito dahil 2,121 kasi ang nakalagay dito. Pero okay lang yan mga kakwento, hindi kasi may iwasan na magkamali. Samantala, nagkainitan sa final press conference na David Benavidez na may malinis na record ngayon na 26 wins, 23 knockouts, kontra yan kay Caleb Plant na may kartada ngayon na 22 wins, 1 loss at 30 knockouts para sa kanilang bakbakan para sa interim WBC Super Middleweight Showdown yung March 25 Sabado sa Las Vegas at March 26 Linggo naman sa Pilipinas. Pero nagbanta naman itong si Benavidez sa ginagawa ni Caleb Plant sa ibabaw ng ring na tinaba, naghuhukay ito at may tinatabunan. Pero yun daw ang mismong hukay na paglilibigan ni Caleb Plant sa darating nila na laban. At ito ang buwelta ni Benavidez. Babasagin niya ang panga ni Plant pagdating ng pang-anim na round. Mga kakwento, napakasarap na pakinggan na binibigyan ng halaga ang mga ambag ng ating mga Pinoy na mandirigma. Hindi lang batikos at paghila nila pababa, nang masakit pa ang mga Pinoy pa ang gumagawa. Pero ganun pa man mga kakwento, congratulations sa ating mga mandirigmang Pilipino at asahan nyo ang buong sambayan ng Pilipino ay sumasaludo po sa inyo. Kaya naman, mabuhay sa lahat ng mga Pilipino! At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung di mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo matatapos mga kwento, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Arsenio Piglasin, kay kakwentong Jasper James Macarayan, kay kakwentong Jason Cubar, kay kakwentong Glenn Santos, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. Tabangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento. Sa inyo!